So, winner test ko itong Ever Belena Plus Good Skin Day Serum Infused Skin Tint. So, ito yung gamit ko ngayon. So, nag-apply ako mga 9 a.m. So, it's already 3 p.m. na. 6 to 7 hours ko siyang nasa skin ko. Naarawan ako ng konti, nahanginan ng konti. Ayan, pagbalik ko dito, ang fresh pa rin niya, guys. At napaka-lightweight niya, parang wala akong ginamit. Sa lahat ng mga cream na nagamit ko or any tinted, ito talaga yung pinaka-lightweight. Ang pinaka-nagustuhan ko dito, hindi siya yung may namumuo-muo or nagda-dry yung skin mo na parang may dry patches kang nakikita or napapansin sa skin mo. Dito ako mostly nagda-dry dito, but wala akong napapansing dry dyan. Wala. Dito rin, guys, nagda-dry din ako dyan. Wala, guys, wala akong na-feel. Tapos yung parang may namumuo-muo, dito laging nakikita sa pores mo. Ayun, no, wala akong nakakitang namumuo-muo. Wala talaga. Like, ang ganda ng experience ko dito sa skin tint na to. At ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya ay yung parang medyo nag-glow yung skin mo. Yung ganung effect niya. Madali lang siyang i-blend. Madali siyang mag-set sa skin mo. Sobrang ganda. I love this skin tint. Guys, not bad as a oily person. Nag-oily naman ako, guys, dito. Like, kung may powder ka, pwede ka namang mag-reapply. Or kung meron kayong blotting paper, pwede kayong mag-blot. And then, pero hindi niya nasisira ang ating skin tint. Ayan. So, hindi siya sumasama sa mga pag-reapply natin. So, kung oily kayo, guys, huwag kayong mag-worry kung oily kayo. Hindi naman ako nag-oil up ng malala. Huwag kang mag-assure agad sa isang products lang. Okay, normal lang yun sa ating mga oily skin yung nagre-reapply tayo. Yun ang natural natin eh. Hindi yan mawawala. So, i-rate ko itong mga 9 out of 10. Kaya nga, 9 out of 10 lang siya sa akin. Kasi, abot kaya naman siya. At least, hindi siya umabot ng mga 500 plus or what. So, yun nga ang kagandahan eh. 200 plus lang siya. Tapos, serum na siya. Like, serum infused skin tint. Meron pa siyang hyaluronic acid. Like, sobrang affordable. Sobrang worth it talaga.